our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Sino po nakakakilala kay ano, kay ano ba siya, pastor o ano? Pastor din ba si Mike Velarde? Yeah, pasok ko ha. Eh na Panginoon. Antandanan ni ano no ni ano Mike Velarde. Pero ano nakita ko, lumabas na sa feed ko, ala si Mike Velarde. Pastor din, 'di ba? Ito yung ano, itaas ang mga kamay, ganun 'di ba? 'Di ba? Oh, El Shaddai, oo, Mang Rene. So, natuwa naman ako kasi nung baby. Ay. Ay! 'Di ba? Nung ano, nung bata pa ako. Oo. Pinapanood to ng nanay ko, tatay ko, ganun. So, syempre, nung bata ka, pakialam mo naman dyan kung ano yung mga pinag-aano niyan, di ba? So, nung ano, nung nakita ko, kanina habang nag-scroll ako, ngayon lang to ha, ngayon lang. Sabi ko, si Mike Velarde, ang tanda na pala. Parang kailan lang, no? Ang bilis ng panahon. Di ba? Ang bilis ng panahon. Samantalang ito, ang sigla-sigla niya niya, di ba? Ilabas ang passport, ganun, di ba? Yan yun eh. Ipapanalangin niya na ano na makaalis na kayo, 'di ba? So, sabi ko, ano ba 'to? Ano na nangyari? Tuloy-tuloy pa rin pala siya. Oo. Tuloy-tuloy pa rin pala si ano si Brother Mike Velarde, 'di ba? Brother Mike Velarde sa kanyang pag-preach, ganun, 'di ba? So na ano ko na marami pa rin palang taga-sunod siya. Talagang ano, ha? Alam niyo yung kahit na hindi na siya pala masyadong ano, nakakapagbigkas ng mga salita, 'di ba? Ng mga words, ano pa rin? Talagang iniintindi. Oo, iniintindi. Brother Mike, perang po ng video, ha, para makita ng mga tao na nandiyan ka pa. Na nagpipreach ka pa rin, na hindi ka pa rin tumitigil, di ba? Pero never ko siyang nabalitaan ng mga issue, maliban, ha? Maliban kay Pastor Kibulon, di ba? Basta tayo lang kayo. Everything ako according to Genesis 1:30, to all the beasts of the earth and to all the birds in the sky, all creatures na po anyways, mga boss, ganyan na siya. Okay, ha? So, alam niyo yon na kahit ganyan siya na hindi na maintindihan yung pagsasalita niya, hindi na na-i-deliver na maayos yung gusto niyang ipahatid, ipaunawa. Pero yung mga taga-sunod niya, pilit pa rin inuunawa yung mga talata, salita na gusto niyang sabihin sa kanyang mga taga-sunod. Diba? Ang dami pa rin mga ano, ang dami pa rin mga taga-sunod ni Brother Mike. Diba? Nakakatuwa. Tuwan-tuwa lang ako ano, tuwan-tuwa. So, kung inyong aanuin si ano si Brother Mike sa mga babalikan natin na, talaga namang naging isa siya sa malaking impluwensya sa pagdating ha, sa mga ano na isa siya sa maimpluwensyang religious leader, 'di ba? Sabi ni Perfect, dami pa ding rumirespeto, 'di ba? Nakakaano lang din, nakakatuwa na yung paniniwala nila. Diba? Ako, hindi ako nagpupunta dyan, pero alam nyo kasi ko, yun kasi yung paniniwala nila. Kaya nire-respeto ko yun. Bawat paniniwala ng mga kanya-kanyang mga relihiyon, sekta, nire-respeto ko yun. Oo. Kasi, pagka, ano, magtatalo lang, diba? Ay, iniiwasan ko yun. So, wag na natin pag-usapan yun. Lagi ko itong inuulit na ganito yung opinion ko, ganito yung pananaw ko sa buhay. Na baka pwede doon na lang tayo sa pwede natin pagkasunduan. Kasi yan ka na eh. Yan na yung nakatanim sa isip mo, pinaniniwalaan mo, na religion mo. At eto naman ako, di ba, sagradong katoliko. Siyempre meron din akong paniniwala, di ba? Pero siyempre, sana irespeto din, di ba? Bilang katoliko at bilang ibang ano kayo, reliyon kayo,
dahil nirerespeto ko po yun kung ano yung paniniwala din nila. So wag na natin pag-usapan dahil hindi naman lang yung relihiyon ang pwedeng pag-usapan sa mundo. Marami pang iba. So dito na lang tayo. Dali natin sa isang usapin na doon tayo magkakasundo. Ganon din sa amin sa industry ng vlogging, di ba? Na baka pwede na kung matigas na tayo sa isa't isa sa mga pananaw natin sa mga issue, eh baka pwedeng huwag na natin pag-usapan. Iyo na yung iyo, akin na yung akin, di ba? Tapos punta na tayo sa iba. Baka mamaya doon tayo magkasundo. O di doon na tayo, di ba? O di sana masaya ang lahat. Walang away, walang issue, walang ganito, di ba? Kaso kasi ang nangyayari mga kababayan, pag hindi na nagkasundo yung mga, halimbawa, eto, idol niya si ganito, etong mga ito naman, hindi naniniwala kasi nga, tingin nila, di ba? Mali, di ba? Mali. Siyempre, ipipilit nila yan. Kayo din ipipilit. Pero kapag dadalin nyo na ang laban nyo o issue nyo ay hindi na yung facts tungkol doon sa pinagtatalunan ninyo, ang mangyayari kasi nagiging personalan na tutuksuin ka na ng butas-butas yung mukha mo, tutuksuin ka na kung ano yung makikita sa itsura mo, tutuksuin na idadamay na kung sino na malapit sa'yo. Yun po yung sinasabi kong mga tangat, bobot, mangmang. Diba? So etong si Brother Mike, sa madaling salita, makikitaan nyo na hanggang sa ngayon, tama yung sinabi niyan kanina, yung respeto na maraming tao, di ba, eh nandiyan pa rin kay Brother Mike. Okay, parang regal, everything has breath, I give you a breath for the phone, every phone, oh. So, yan na nga si ano. Oh, so na ano lang i-rephrase ko lang mga kababayan. Basta wala ho akong matandaan na naging issue ng kahit na ano na merong ano, 'di ba? Merong ginahasa. Merong sinaktan, 'di ba? Merong basta ganun, 'no? Hmm. So, eto na. Ikumpara naman natin siya kay Pastor, ha? So, pwede nang tumawa, ha? Oh, so, eto na si Pastor. Mm-hmm. Matakot kayo. Ay, naloko na. Matakot kayo. Mm. Listen to the voice of the appointed son. Mm. Makinig kayo sa boses ng appointed son. You want this pandemic to stop. Yan na. Stop persecuting, prosecuting, maligning the appointed son. Take oh, wag nyo daw kakasuhan. Ano ba yung sinabi niya? Hindi ko naintindihan. Diba? Ihinto nyo daw yung ginagawa nyong lahat. Oh, diba? Ihinto nyo. So, eto na nga, boss. Parang sinasabi niya dito, oo, na hinto nyo yan, yung mga kaso-kaso, yung mga ano ninyo, mga malisyoso ninyong ano, ganon. Kung gusto nyo, eto ha, yung video na to ay panahon pa na hindi presidente si Bongbong Marcos. Kung nung panahon ni dating Pangulong Duterte pa ito, walang kinalaman dito sa mga kaso-kaso, ha? Maliwanag. Oo. Kasi iba na kasi yung sinasabi niya ngayon. Ano pa? If you continue, the judgment will come. It will be more worse. Oo. Kita nyo? Pag daw tinuloy natin, o tinuloy yung persecute sa kanya. Ha? Ang mangyayari, mga kababayan, magiging worst pa daw yung pandemic. Parang, Pastor, parang wala, no? Pero natuloy naman yung kaso mo. Diba? Ay, naloko na. You think Omicron is the worst? Mm. Try again.
don't stop persecuting and prosecuting and maligning the name of the appointed son. Allah! So ayun na nga, si Kibuloy parang nagbabanta, mahilig talaga magbanta noon pa. Diba? Ito mga kababayan ha, yung kanyang pagbabanta na yan, na kesyo ganyan, na may mangyayaring mas masama pa raw kapag itinuloy o hindi tinigilan yung kanyang mga sinasampang kaso sa kanya, abay, yan na nga, magiging mas, ano para, worse! Yung mga mangyayaring ano, yan, yan tulad ng nangyayaring pandemya. Ibang klase, no? Talagang tatakutin. So, style yun, yung pananakot. Anyways, mga kababayan, ano? Nakakaano lang, nakaka... Ano ba tawag doon? Turn off si, ano? Si Pastor Q? Anyways, dito naman. So, yan yung ano, yung mga banat niya, no? Yan yung mga banat niya. Oh, mahilig mag-blackmail ito. Okay. Wala tayong ginagawa. Mismong Pangulong Duterte na nagsabi niyan. Hmm. Mismong naririnig natin araw-araw, durugista siya. Oh. Pagkatapos, kami pa ngayon ang inaapi-api sa aming paglilingkod. Hmm. Pagkatapos sila ay mga kriminal na nakatayo, nakaupo dahil may kapangyarihan. Kami ngayon ang liligwakin nila. Hindi ba yan karumaldumal sa harap ng ating Panginoon Diyos? Hindi ba yan ay isang pamamahalang hindi tama? Si Nebuchadnezzar, pinakain ng damot, ginawa siyang hayop. Ang kanyang anak, si Belshazzar, nakakita ng handwriting on the wall. Pagkatapos, inalis ang kaharian sa kanya at ibinigay kung sino ang magiging matuwid na haharap sa Panginoon Diyos. Anong tingin ninyo sa akin bilang pastor? Dinemonize. Ang reputasyon ko, pinagsisira. Ngayon, hindi na ako buhay. I am a living dead. Kung wala ang Panginoon Diyos sa akin, pinatay na ako sapagkat lahat ng gadgets nasa sa kanila. Lahat ng gadgets ng Amerikanong yan nasa sa kanila. CIA, FBI, at sino pa ang kanilang magalamay dito na pinagbibili na nila. Ako, hindi ako drug lord. Niminsan hindi ako nakatikim ng droga. Mulang-mula pa, inialay na ako ng aking ama na maging isang ministro ng banal na kasulatan. Hanggang ako'y lumaki, hanggang ako'y naging 74 years old, hindi ko po na-enjoy ang aking kabataan sapagkat hindi ako nagliwaliw. Ako po'y nangaral. 50 years na akong nangangaral. 38 years in the kingdom ministry. Ni isang sigarilyo, hindi tumama sa bibig ko. Ni maliit na bisyo, hindi ko pinasok. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Wow. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Hindi po ako nagsasalita ng ganito kasi mapahiya ang mga babaeng yan. Oo nga, pastor. Dapat di mo na, ano, di mo na isplok. Manang-mana ka sa akin, ini-isplok mo. Nag-aagawan sila. Diba, nag-aagawan, diba? Sana oil. Sana oil. Diba? Pinag-aagawan ng mga babae. How to be you po. Ebe, syempre, kailangan gwapo. Mayaman. Ganon, di ba? Mahirap man sabihin, pinag-aagawan nila ako dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo ma, pag nangyari ito. Sabi ko, hindi mangyayari yan kasi dedicated ako eh. Napahiya, ngayon, binayaran, at ngayon, binabaligtad ng lahat ng istorya. Mahirap pong sabihin ko ito kasi masisira ka lang pagkababae. Napilitan lamang ako sapagkat ang buhay ko po'y nanganganib. Anytime pwede na akong kidnapin kung nakita ang aking lair, ang aking hideout. Anytime pwede na akong ligwakin. Ang aking mga BOA leaders, hindi na po natutulog sa compound. Kung saan-saan na lang po mga membro kami natutulog. Doon sa mga payak na mga bahay, doon sa mga bahay na hindi kilala. Sapagkat lahat po kami nakalista na, napapatayin, gugurgurin.
wala po silang takot kasi nasa kanila daw ang kapangyarihan. Mahal kong kababayan, nagtatago ako sa kakisariling bansa. Sariling mga compound, namin na pinaghirapan. Hanggang sa kami na ako saan nagpapalimos. Pero yung amin pong sinosolicit, tingnan ninyo ang humanitarian na ginagawa namin. Ni Cinco, wala kaming ninanakaw. Yung mga volunteers ko, walang sweldo. Araw at gabi, sapagat nakikita namin ang mga kabataang Pilipino, pinabayaan ng mga politikong yan. Kami po nagsasacrifice para mapakain sila, mapaaral, na wala pong bayat. Pagkatapos, ang kababayan nating nadipusta, kalamidad, walang tumutulong, kung may tumutulong man, politika, at may kabayaran. Nagtitiis po kami sa mga pag-alipusta. Sa paninira, inaangkin namin yung kasi malaki ang ganti. Mga walang hiya kayo, naninira kayo. Ha? Kayo pala may kasalanan, naninira kayo eh. Naloko na. Namin sa langit. Ngunit pagka nakasalalay na ang ating mga kalayaan, lalo na sa kamay ng mga banyagang ito, na wala naman tayong ginawang masama sa kanila, tumutulong pag ako sa Amerikang yan. Nagdo-donate ako doon sa malalayong lugar tulad ng Apalachian na hindi nakapag-aral ang mga bata. Bumila kami ng napakalaking library para sila'y makapag-aral. Mga Amerikano po yan. Kinikilala ba nila yon? Kung nagseselo sila sapagkat ako'y umusbong sa bansang Amerika, problema na po nila yon. Kung ako'y binigyan ng ama ng isang sasakyang panghipapawid para hindi ako madelay sa aking worldwide na gawain, kasalanan ko ba yon? Kung ako binigyan ng pampalipad na helicopter dito para mapuntang kong lahat ng aking satellite sa buong Mindanao, Pilipinas, kasalanan ko ba yon? Kasalanan ko ba na ako'y magkaroon paralan para makapag-aral ang mga bata na walang bayad? Kasalanan ko bang mayroong SMNI para hindi mabayaran? At pagkatapos itong salot na CPP-NPA na marami pinatay ng mga members ko, ministro, at iba pang mga inosenteng Pilipino for 54 years ang magsasalita ng katotohanan na hindi natatakot. Ngayon kami ang tinatakot ninyo, nililigwak ninyo. Anong klase kayo kung hindi kayo tatayo ngayon, mga kababayan ko, sapagkat ako'y living dead na, wala nang kwenta itong buhay ko. Iaalay ko ito sa bansang Pilipinas. Ako ang mamumuno upang tayo ay magkaroon ng kalayaang muli. Unang-una sa aking kababayan, sa Kingdom Nation, sa aking mga leaders na papatayin din, at sa lahat ng Pilipino nagmamahal ng Tinakot niya. Yung mga leaders niya, tinakot niya na papatayin din daw. Kaya kailangan kumilos. Diba? Sabi sa inyo, style niya talaga yun, yung manakot. Tuloy mo. Sana makita ka namin sa ano, sa 25 sa Cebu. Nando dun ka, nagaganyang ka ha. Go. Pag hindi. Pag hindi, alam mo na. Siyempre, pastor for president. Ganon. Diba? Alam mo na. Yun na nga. So, eto na nga. Si lolo nyo. Oh, wala naman palang minulesya kung ano-anong mga pinagsasampan nyo dyan sa Amerika, ha? Kayo, kayo, mga taga-Amerika. Ikaw, DJ Byro, ang taga-Amerika ka. Ano ba pinagsasampan nyo rito? Diba? Yung mga taga-Amerika dyan. Kayo, may kasalanan. Anyways, mga kababayan, paki-comment na lang pagkatapos ng live kung ano, kanino kayo, kay Pastor Kiboloy o kay Brother Mike Velarde, di ba? Kanino kayo? Ay, mas lamang sa inyo. Alam naman natin na kung may issue si Brother Mike na alam nyo, may issue din naman si Pastor Kiboloy, pero saan nyo ilalagay yung pato nyo? Di ba? Yung po yun, ha? Oh, perfect, perfect. Muli, alam nyo na, di ba? Mike Cervera po, lagi nagpapaalala, mahalin natin ang ating
Kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa Amandako ng Mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!